Serving the Lord when I was around 13 to 14 years old, and I was in high school during that time. And sumali lang ako dati para sa ECA, para sa grades, since I am from a Catholic school and may extra points kapag sumali. Pero sa awa ng Diyos, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Natapos ang college, and now that I'm already working, I'm still here. So my point is, as long as you stay close to the Creator, as long as you put God first, every aspect of your life will grow. Your family, your love life, your business, your work, every aspect of your life. Yayabong at yayabong yan. At sa awa ng Diyos, ako ngayon ay isa ng employee ng isang BPO company as a sub-ledger specialist, nag-aaral ng master's degree at merong small business. Ang lahat ng paglago at pagyabong na ito ay lagi't laging dahil at para sa Kanya. Ginito ang pagdiriwang o binayong pinagyaman. Yabang, yabang, yaman, yaman, sama-samang biyaya niya tinanggap mo, pinayabong ibinahagi sa iba, higit mo pang pinagyaman. Pinag-ugnay niyakap mo, hanggang lahat ay mayakap sa piling ng ating Diyos at sa Birhen ng Kaisasan. Ay ang ating kiktiyan ay sinasagwa natin ngayon. Kung saan ang Synodal Mission Cross at ang Our Lady of Kaisasay ay bumisita sa parokya ng San Vicente Ferrer. At dito ay ipinapakita natin ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag natin na yabong, yabang, yaman, at yakap. Isa sa pinakamahalaga sa pagdiriwang na ito ay ang tinatawag nating yakag. Yakag, napakahalaga nito, lalong-lalo na sa mga mananampalatayang Kristiyano o sa Kristyanismo, Simbahang Katoliko. Dahil tungkulin natin, layakagin natin, dalhin natin sa Panginoon ang mga tao para mapalakas nito ang kanilang panampalataya, ang pananalig sa Diyos. At dahil dito, kinakailangan natin gumawa ng mga hakbang, ng mga programa upang mahikayat ang mga tao, lalong-lalo na ang nasa laylayan nito. At isa ako sa magsasabi na napakalaki na ginawa ng simbahan dahil may isang tao ang nagyaya sa akin, nagyakag sa akin para mapalapit dito. At hanggang ngayon ay kinikilala ko ang batang ito na tati kong estudyante na siya nagyaya, nagyakag sa akin para mapalaki sa simbahan. At bilang tugon ay gagawin ko rin ang magagawa ko upang magyakag din ako ng mga mananampalatayang Kristiyano na muling mapalaki sa ating simbahan, sa ating Panginoon. Mayaya sila tungo sa mga kabutihang itinuturo ng ating Panginoon. Muli, maligayang pagdating ng Synodal Mission Cross at ng Our Lady of Kaisasay sa parokya ng Tuwi, dahil muli napatunayan natin na tayo ay niyayakag ng Panginoon sa Kanya. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Bilang lingkod po ng Diyos sa parokya ng Bayan ng Tuwi, masasabi ko po na ang tunay na yaman ng buhay ay ang pananalig sa Diyos.
Simula bata pa po ako ay naitanim na ng aking magulang sa aking puso ang pananalig sa Diyos. 11 years old pa lang po ako ay namatay na yung aking mami. Pero bago siya mamatay, lagi niya po sinasabi sa akin, "If you are afraid, please call on Jesus." So nung namatay siya, yun po yung tumanim sa isip at puso ko. Hanggang ang nag-alaga po sa akin ay ang lola ko na laging laman ng simbahan. Kaya po ako yung naturuan na lagi magdasal at sumimba. Hanggang sa punto po na nung ako'y panahon na nakagraduate, ay nagdesisyon po ako sanang magmamadre. Pero hindi ho pinayagan ng Diyos. Nasa loob ako maglingkod. Nagkaroon po ako ng asawa at nabiyayaan ng siyam na anak. At ngayon ho masasabi ko na ang yaman na nabigay sa akin ngayon ng Diyos ay yung siyam kong anak na talagang ipinaglaban ko. Kasi yun ho, ika-anim kong anak, ako po ay nagkaroon ng rheumatic heart disease. At ang sabi ho sa akin ng doktor ay delikado ang buhay mo kung ipagpapatuloy. Pero sa pananalig ko sa Diyos, itinuloy ko po ang pagbubuntis. At purihin ng Diyos, alam niyo po, yung pinaglabang kong sanggol na yon, kahapon lang, nag-graduate na. Purihin ng Diyos. Alam ko kung pag tayo'y nanalig at nagtiwala sa Diyos, lahat ng yaman sa buhay ay Kanyang ibibigay. Marami pong salamat. Dinig mo ang pagdiriwang hubileyong pinagyaman. Yabong yabang yaman yakan, sama-samang paglalakbay.